Mga bata, itong inyong Kuya Jun. Dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kwento. Tara, magkwentuhan tayo. Mga bata, sigurado ako, madalas kayo magpabili ng laruan, mga damit, at kung ano-ano pa sa inyong mami. May kinalaman ito sa ating kwento na aking isinulat na pinamagatan kong Ang Sapatos ni Mami na iginuhit naman ni Cora Dandan Albano para sa Lampara Books. Halika, simulan na natin. Wow! Ang ganda ng t-shirt ng kalaro ko si Totet. Si Spider-Man ang nakadikit doon. Nagpabili nga ako kay Mami. Siyempre, dahil mahal ako ni Mami, ibinili niya ako noon at mas maghara pa dahil kumikinang yun. Hindi kagaya na kay Totet. Teka, Linggo na naman. It's more time! At siyempre, sa time zone muna kami. Zoom! Bang! Bang! Kung di yung kotse na animo ako nakasakay, ay yung baril na malaki ang gusto ko. Si ate naman, wala lang ginawa kundi magsayaw na magsayaw sa dance machine. At laging mataas ang score niya. At siyempre, ako rin. Nauubos namin ng perang ibinibigay ni Mami kasi sinusulit namin ng paglalaro namin. Siyempre, kakain kami pagkatapos sa Jollibee. Yehey! Chicken Joy ang paborito namin ni ate. Kain kami ng kain hanggang sa mabusog kami. Pero bakit itong si Mami hindi umu-order ang sarili niyang pagkain? Sige lang, kumain lang kayo. Busog pa ako. Lagi niyang katuwiran sa amin. Pero teka, bakit pagtapos na kaming kumain ay kinakain naman niya ang natira namin ni Ate Chi? Itong si ate, kung ikukumpara sa akin, ay mas mausisa. Bakit yung tira namin ang kinakain mo, Mami? Yung ayaw naming parte ng chicken ang kinakain mo. Yung wings na puro buto pa. Tanong niya minsan. Ito kasi ang masarap. Sagot ni Mami. Biglang tumawa itong si Ate Chi. Gumulong pa sa akin. Masarap daw yun. Eh, puro buto naman. Walang lasa. Hindi ko naman naiwasan ang pagtawanan din si Mami. Ewan ko ba? Tuwing magtutungo kami sa mall, lagi na lang dumadaan si Mami sa isang tindahan kung ano-ano ang itinatanong. Hindi ko na maintindihan ng iba. Minsan magsusukat, pero hindi naman pala bibili. Ay, at naiinis na yata ang sales lady sa kanya. Kaya ayun, kung di sa ukay-ukay, ay sa divisoryo siya buhibili. Walang aircon sa ukay-ukay. Masikip ang mga daan at maraming tao sa divisorya. Kaya hindi na niya kami isinasama roon. Magulo raw at maingay. Pero bakit nagtitiyagang magtungo ang mami ko roon? Bakit hindi na lang siya sa mall mamili? Dahil napakapihika ni mami, naisip ko. Wala siyang nabibiling damit o sapatos. Kasi isang pares lang ang sapatos niya at tatlo lang yata ang blusa niya. Linggo na naman! Siyempre, sa mga pasyal namin, nagpabili ang ate ko ng mga bagong damit ng Barbie doll niya. Ako naman, yung helicopter na kagaya ng sa kaklasiko, the remote. Lipad dito, lipad doon, ang gara! Zoom! Bang, bang! Time zone uli! Chicken Joy uli! Itong si Mami talaga, hindi na naman umorder at yung mga tira lang namin ang kinain niya. Dumaan na naman kami sa tindahan ng sapatos. Hindi na naman siya bumili. Hihintayin daw niyang mag-sale. Wow! Tatlong araw na lang at birthday ko na! Mami, ang gusto ko sanang iregalo mo sa akin para sa birthday ko, yung PSP. Maraming games yun. Pakiusap ko kay Mami. Luigi anak, sobrang mahal yata nun. Tugon niya. Siyempre, nalungkot ako. Pero, mahal na mahal talaga ako ni Mami dahil ibinigay niya ang hilin ko. Yehey! Nakangiting ibinigay sa akin ni Mami ang PSP at niyakap pa niya ako. Ang gara ng PSP ko. Bagong-bago. Ipinagyabang ko ito sa mga kalaro ko at mga kaklase ko.
Isang araw, matutulog na sana kami ni ate nang narinig namin kausap ni mami si Tita Leti. Bakit kasi hindi ka bumibili ng bagong blouse at sapatos? Lagi na lang yan ang suot mo. Baka akala ng mga tao, hindi ka nagpatalit. Sabi ni Tita Leti. Naku Leti, hindi ka pa kasi nagkakaanak. Tugon ni mami. Kapag mami ka na, yung mga gusto at mga ipinabibili ng mga anak mo, ang uunahin mo, hindi iyong para sa sarili mo. Ha? Bulalas ni Tita Leti. Pareho kanyang napanganga at nagbulat ni Ate Chi. Minsan, kahit gustong gusto ko ng kumain, sila na muna ang pinapauna ko. Mas masaya ako kapag nakikita kong masaya sila. Di bali na ako. Sila ang kaligayahan ko. Hindi ako nakaimik. Hindi rin nakapagsalita si Ate Chi. Linggo na naman! Time zone at Jollibee uli! Muli, dumaan kami sa nagtitinda ng sapatos. Natuwa si Mami nang makita niya ang karatulang sale sa bintanang salamin ng tindahan. Kaya kaagad siyang pumasok doon at iniwan kami sa labas. Naku, misis, wala na pong stock yung lagi ninyong isinusukat eh. Salubong ng sales lady kay Mami. Mula sa pinto, nakita kong nalungkot ang Mami. Paglabas niya, sumalubong kami ni Ate Chi sa kanya. Mami! Mami! Tawag ko sa kanya. Hindi niya yata ako narinig. Bumarap ako sa kanya. Marahan kong niabot ang isang kahon sa kanya. Mami! Happy birthday! Nabiglang mami ko. Ang hindi niya alam, hindi naman kami naglaro sa time zone. Binili namin ni Ate Chi ang sapatos na gustong gusto niya. Birthday? Mami, sagot ni Ate Chi, di ba birthday mo ngayon? Napayakap sa amin si Mami. Mahigpit. Ewan ko, pero narinig ko siyang suminghot. Umiiyak siya. Mami, bakit? Tanong ko. Nakalimutan ko. Birthday ko nga pala. Ano? Nakalimutan ni Mami ang birthday niya? Salamat. Salamat mga anak. Noon ko naisip, kami nga ang number one sa kanya. Kaming mga anak niya. Dahil kami ang laging laman ng kanyang isipan. Minuminuto, oras-oras, araw-araw, sa lahat ng panahon. Oh, nakita niyo na. Kayo ang higit na mahalaga sa inyong mami. Iniisip niya muna ang inyong kaligayahan bago ang kanyang sarili. Kaya mahalin ninyo si mami. Hanggang sa muli, itong inyong Kuya Jun, lagi magbasa upang tumalino.